Magsitayo po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na pagdiriwang ng Santa Misa, paggunita kay Santa Angela Merici. Siya po'y isang pundadora ng isang kongregasyon na nag-aalaga ng mga kabataang kababaihan upang sila'y bigyan ng tamang edukasyon at lumaki ayon sa mga alintuntunin ng aral ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagbigyan mo ang lakas loob na iniluluhog ni Santa Angela upang kaming tumulad sa kanyang ulirang pag-ibig at katalinuhan ay makapanatiling sumusunod sa iyong aral at gumaganap nito sa iyong ikinararangal sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at tagahandog ng mga iyon at iyon ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga hain na iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at ito'y sapat na. Pagkatapos numuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanyang ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nilinis niya. Ang Espiritu Santo'y nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Una'y sinabi niya,
Ito ang aking magiging tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. At kanya rin sinabi pagkatapos, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan sapagkat pinatawad na ang mga kasalanan. Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sinabi ng poon, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Sion ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Panginoon ay may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi nawawakasan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Magsitayo po ang lahat. Ng Diyos ang buto na tanim ni Jesus Kristo upang tumubo sa tao. Aleluya! 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nakakaunaw. Nung panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalimpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya na maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan ninyo ito, may isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanya paghasik ay may binhing na laglag sa daan. Dumating ang mga ibon na tinuka ang mga yun. May binhi naman na laglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhas ay wala gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo dahil sa hindi makapamunga. May mga binhing nalaglag sa matabang lupa at ito'y tumubo. Lumago at nag-uhay ng mainam. May uhay na tig 30, tiga 60, tig 100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus,
ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkakaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba ang lahat sa bagay na itinuro sa pamamagitan ng talinhaga. Kaya nga tumingin man sila, nang tumingin ay hindi sila makakakita. At makinig man sila nang makinig ay hindi nakauunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi ba ninyo naunawa ng talinhagang ito? Paano ninyo maunawa ng ibang talinhaga? Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumating si Satanas at inalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman napahasik sa kabatuhan. Pagkaranig ng salita, ito'y agad nilang tinanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan, dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad ng iba pa mga bagay. Ano pat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad ng binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakinggan nila at tinanggap ang salita at sila'y nagsipamunga. May tigta-30, tiga-60 at may tigsa-100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bumabalik po tayo sa sulat sa mga taga-Ebreo sa ating unang pagbasa. Si Jesus, ang dakilang saserdote, siya ang tagapamagitan, kakaibang saserdote o pari si Jesus na mamagitan. Sapagkat siya'y totoong Diyos at totoong tao. Ang Diyos at ang tao ay pinagkakasundo niya. Ang langit at ang lupa ay pinagbubuklod niya. At ang sakripisyo niya, hindi ito sa pamamagitan ng dugo ng mga baka o kambing. Mismong dugo niya sa krus. Kaya tayo po'y tinubos sa dugo ni Kristong napakahalaga. Ating ebanghelyo, talinhaga kay San Marcos, yung maghahasik. Nako, napakadaming tao. Iba-ibang klaseng personalidad naghahasik ang Diyos. May generosidad siya. Sige, alam mo ang Diyos, yung mga binhi, yung mga buto, mga butil. Yung iba napunta sa daan, yung iba napunta sa batuhan, yung iba naman napunta sa dawagan, at iba naman ay nasa matabang lupa. Tingnan po natin, patungkol po sa atin yan yung iba. Ano ba yung kwento niyan? Hindi namin naintindihan. Ano ba yung punto niyan? Ang hinahasik ay ang salita ng Diyos. Banal na kasulatan ang Biblia. Makikilala natin si Jesus sa pamamagitan ng salita at ng Eukaristiya. Hinahanda ng Biblia ang pagdiriwang natin sa konsakrasyon. Ang salita. Yung mga nasa daan, nako, kagad na tinukso ni Satanas. Walang pag-asa, hindi nakaporma ang salita ng Diyos. Kagad na nandun si Satanas, akin ito.
Ang iba naman ay nasa, napunta sa batuhan. Oh, napakinggan. Ang ganda-ganda nun. Ha? Na-inspire ako, na-touch ako. Taas-taas pa ng kamay. Meron pang papuri-puri. Kaya lang, ningas kugon. Hindi nagtagal. Kulang sa ugat. Dumating ang mga problema sa buhay. Dumating ang mga pagsubok sa buhay. Oh, ba't mo ko sinusubukan? May mga binhi naman napunta sa dawagan. Ayan. Nagkaugat. Tumubo. Kaya lang yung pag hindi nakapamunga, bakit? Yung paliwanag ay, pinagpalit na si Jesus. Nako, maganda yata yung kayamanan. Maganda yata magiging pamoso ko. Magiging maganda yata kung sikat ako. Pera, atik, salapi. The good life. Nakakalimutan na si Jesus. Sana po hindi po tayo doon sa daan, sa batuhan o dawagan. Ilan po sa atin ay ang matabang lupa. Hindi ko tinutukoy yung katabaan. Malulusog lahat tayo. Matabang lupa. Mabunga. Maani. At yung ani, may distinction din. Merong, ikaw nga, may low, medium, high. Ano yung low? Tigta-30. Ano yung medium? Tiga-60. Ano yung high? Yun. Para sa atin din, yung mga tapat sa inyo. Na, may distinction din, may rangko din. Tig sa sandaan. Ha? Di ba maganda yan? Hinahanap po natin ang kaligayahan sa buhay na matatagpuan sa Kanya. Sana po ang ani natin ay tig sa sandaan po. Masasarap, delisyoso, kaaya-aya, kalugod-lugod. Sa tulong ni Maria, Miyerkules ngayon, ina ng laging saklolo ni San Jose, ang pundadora ng kongregasyon para sa mga kababaihang kabataan, si Santa Angela Merici, at mga santong tumutulong tuwing may pandemya sa San Roque. Nako, San Roque, nandito na po yung UK variant. Sana po hindi kumalat, ha? Sana tumigil na itong pandemya. Nawa, ang aral ng Ebanghelyo, tanggapin natin ng malugod at bukas ang salita ng Diyos sa buhay natin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinhaga. Si Kristo ang mag-ahasik ng binhi ng salita ng Diyos. Ang ating tutugon po, banal na manghahasik, basbasan mo kami. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang simbahan sa daigdig, naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tig-100. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga hindi nasisiyahan sa mga ambisyon at pagka makasarili, naway hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makaranas ng mga pagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami.
Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Angela, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpagindapat nawang kaulugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ng Jesucristo, kasaan ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak namin ang mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayong sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtinang tanan, ito ang pinanggalingan amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Broderick naming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, si Santa Angela Merici, San Sebastian, San Lazaro, San Aloysius Gonzaga, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dakilang kaloob na sa amin.
handa ng pag-ibig ng Diyos na buhay. Sakramento banal na at lahat ng bansa, o sakramento banal na kahanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Angela upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa digding, maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y nulalhati na dyan sa langit na nanalig kaming, ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay mga kaming tagagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Jesucristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angkan nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang lang-ibig at paglining ko ng bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Araw-araw po ako nagbibigay ng ulat sa inyo. Patuloy po tayo magdasal sapagkat marami na yung kaso sa norte.
ng UK variant na mas nakakahawa. Pagdasal po natin ang katapusan sa pandemya. Patuloy po ang ating soup kitchen sa mga komunidad. At gayon din ang pagbibigay natin ng ayuda sa mga individual na nagugutom at nangangailangan kayong pandemya. Ang mga nagbigay kahapon, 2 boxes Lucky Me noodles, 2 boxes assorted biscuit, 2 boxes, di ko to maintindihan, Kiat, 2X, yan ang nakalagay. 1 box apple Fuji, 1 box grapes, 1 box oranges, 1 box assorted goods, 40 pieces spaghetti, 40 pieces carbonara, 80 bottled water, mineral water, 1 box orange, 9 tray fresh egg, 13 pieces assorted beans, 2 pieces peanut butter, 1 plastic coconut baby root at chocolate baby root, 36 pieces raisins, 1 plastic Quaker oats, 1 sack rice 50 kilos, 30 pieces face shield, 2 boxes face mask, 2 pieces alcohol 500 ml, 2 pieces shorts, 2 pieces pants, 1 piece blanket, and 5 pieces t-shirts. Muli, salamat po sa inyong kagandahang loob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Sa wisang ng awit.